isang magandang halimbawa ng framework na kumikilala sa panlipunang sistema bilang kabahagi ng sistema ng kalikasan o socio-ecological systems, ang Sustainable Livelihoods Approach. Nagsisimula ang Sustainable Livelihoods Approach sa mga tao at mga kabuhayan nilang nakaasa sa likas-yaman ng komunidad. Malinaw na may pagbigay ng prioridad sa mga komunidad dahil kinikilala na ang sama-samang pagkilos ang pundasyon ng maayos na pamamahala at pangangasiwa ng likas-yaman. Sa pagbibigay ng prioridad sa kabuhayan, malinaw na ang layunin ay ang sustainableng kapakanan ng mga komunidad. Pero kahit na nagsisimula at may prioridad ang mga tao, malinaw na hindi pinapabayaan ang kapaligiran at likas-yaman. Dahil nakadikit ang kalagayan ng kabuhayan sa kalikasan, malinaw na sabay itong tutugunan at hindi isasakripisyo ang isa para sa kabila. Sa ganitong paraan, nagiging buo ang pagtingin sa buong sistema. Pero ano ba ang livelihoods? Ito ba yung negosyo o mga sari-sari stores sa komunidad? Mas madali maintindihan ang salin sa Pilipino, kabuhayan. Paano nga ba nabubuhay ang mga tao? Negosyo lang ba ang kailangan? Sakop ng kabuhayan, ang mga kapasidad, mga bagay na may halaga, at mga gawain na kailangan para mabuhay. Halimbawa, ang kabuhayan kadalasan sa tabing dagat ay pangingisda. Ang buong buhay ng tao ay umiikot at nakasalalay sa pagbago ng panahon ng pangingisda, sa high tide at low tide, sa anong klase ng isda ang nahuhuli, sa kalagayan ng coastal ecosystem, sa mga pulisiya at pamamalakad ng kabuhayan, sa merkado ng isda, sa mga dumadayo na ibang malaking pamalakaya sa lugar. Kahit na ikaw ay sari-sari store owner o kaya isang manggagawa sa factory, kapag nakatira ka sa komunidad na iyon, malamang naiimpluwensyahan ng pangingisda ang iyong negosyo o lugar na pinagtatrabahuhan. Ang pangingisda ay hindi isang gawain na pang-ekonomiya lamang o kaya paghuli lang ng isda, kundi isang paraan ng pamumuhay. Papaano nagiging sustainable ang kabuhayan? Sinasabi na ang kabuhayan ay sustainable kung kinakaya nitong harapin o kaya nakakabawi ito sa mga biglaang sakuna o kaya sa iba't ibang mga balakid. Kung napapanatili o napapaganda ang kapasidad at mga bagay na may halaga ngayon at para sa kinabukasan, habang hindi nakukompromiso ang likas-yaman kung saan ito nakasalalay. Mas madali maintindihan ito sa diagram. Sa pag-aanalisa ng konteksto, tinitignan ang tatlong bahagi. Ang hazards at saka vulnerabilities, ang livelihood assets o livelihood pentagon, at ang mga transformative structures at mga proseso sa loob ng lipunan. Mula dito, maaaring hanguin ang mga minimithing kapakanan ng komunidad. At kapag malinaw ang kalagayan at ang minimithi, doon pa lamang bubuoy ng mga estratehiya ng komunidad. Ulit, alalahanin, hindi diretsong linya ang pagbabago. At ang mithiin at ang mga intervensyon ay magkakaroon ng epekto sa orihinal na kalagayan ng komunidad hanggang sa mga susunod na mga estratehiya. Para mas madaling maintindihan ang livelihood pentagon, isipin muna na may tatlong bagay na mahalaga para sa kabuhayan. Ang pinansya, ang tao, at ang kalikasan. Kasama sa financial capital, ang iyong salapi, ang kakayahang makautang, at ang iyong mga ipon. Para naman sa tao, alahanin na may katangian ng tao bilang individual at kung sama-sama. Para sa individual o human capital, kasama dito ang iyong pansariling mga kaalaman at kakayahan. Nandito ang iyong kakayahang makakuha ng maayos na edukasyon, ang iyong kalusugan, at kakayahang magtrabaho. Kung sama-sama o social capital, nakabilang ang mga organisasyon kung saan kakasama, ang kultura sa komunidad, ang kooperasyon na pinapamalas sa komunidad, ang mga kakilala at mga koneksyon ng mga tao sa komunidad na
maaring maimpluwensya o may kapangyarihan o kaya mayaman na maaring ipagamit para sa komunidad. Para naman sa kapaligiran, mahati ito sa mga natural na kalikasan at sa mga pasilidad na gawa ng tao. Para sa natural capital, kasama dito ang mga likas-yaman na sama-samang ginagamit ng mga tao sa komunidad, mula sa hangin, tubig, lupa at gupat, hanggang sa mga hayop, halaman at mga puno na ginagamit natin para sa kabuhayan. Kasama rin dito ang mga lugar na napagkukunan ng likas-yaman at mga lugar na pagtatambakan ng polusyon o basura. Para naman sa mga pasilidad na gawa ng tao, kasama dito ang kuryente, pamamaraan ng komunikasyon, mga bahay at gusali, mga kalsada, transportasyon, akses sa malinis na tubig, at iba pa. Itong limang sinasabing livelihood assets o livelihood pentagon, alalahanin na hindi ito checklist na kailangan para magtagumpay ang kabuhayan. Sa maraming mahihirap na komunidad, mababa ang financial capital, kulang ang mga physical capital dahil depende ang mga ito kung gaano sila kalakas sa gobyerno o kaya kung gaano karami ang kanilang salapi. Madalas din na ang mahina ang sistema ng kalusugan at hindi maganda ang kalidad ng edukasyon. Marami sa lugar ay umaasa na babawi na lang sa social capital. Isipin na parang buhay na organismo ang komunidad. Maaring putol ang kamay ng tao pero siya ay mananatiling buhay at may kakayahan para magtrabaho. Maaring bulag ka, ngunit ang kakayahan sa pandama, pangamoy o pandinig ay bumabawi sa kakulangang makakita. Ganon din sa livelihood assets. Ang kakulangan sa ilang kapital ay binabawi sa iba pang kapital. Madalas nawawalan ng pag-asa ang komunidad sa dami ng issue o kawalan ng ari-arian. Ngunit dapat isipin na maraming bagay na mahalaga na may access ang komunidad at maaaring magamit para sa kabuhayan nito. Para sa hazards at vulnerabilities, kailangan maging maalam at handa sa mga shocks o mga biglaang sakuna tulad ng bagyo, lindol, baha, gera, at mga industrial disasters. Kasama din dito ang mga trends o mga pagbabago na nangyayari dahan-dahan. Pero alam naman natin kung saan ito patutungo. Kasama sa trends ang mga tumataas na populasyon, ang pagbabago ng klima, ang patuloy na globalisasyon at trade liberalisasyon, ang pag-abansin ng teknolohiya, ang pagkilos ng mga tao. Totoo na maaaring pigilan ang mga ito pero kailangan handang harapin ng mga komunidad ang epekto ng mga ito kasabay ang mga advocacy ang ginagawa. Ang seasonalities ay kailangan din isaalang-alang. Natural na may lean at peak season sa pagsasaka at sa pangingisda. Sa Pilipinas, nagbabago ang direksyon ng hangin tuwing panahon ng habagat, amihan o kaya sa panahon ng tagtuyot o summer. Bawat 4 hanggang 7 taon nagkakaroon ng El Niño at La Niña. Kapag may eleksyon, iba ang takbo ng ekonomiya at politika. Iba ang gastusin kapag nagbukas ang paaralan, kapag may piyesta, o kaya tuwing may Pasko. Ang hazards at vulnerabilities ay pinapaalala na nagbabago-bago ang konteksto. Maaring ito ay hindi pa issue, ngunit ito ay risko na maaaring mangyari na kailangan paghandaan. Dahil dito napapasok ang konsepto ng disaster risk reduction at climate change adaptation sa sustainable livelihoods approach. Sa transformative structures at processes, pinag-aaralan ang struktura sa lipunan at pamahalaan, mga pulisiya at mga patakaran na umiiral, at mga nakasanayang gawain sa loob ng komunidad. Dito tumitingkad ang konsepto ng power at power relationships. Nagiging transformative ang mga ito kapag umiiral ang ganap na partisipasyon ng komunidad sa mga desisyon na nakakaapekto sa kanilang buhay at kabuhayan. Alalahanin na ang mahalaga ay ang partisipasyon at ang kapangyarihan ng komunidad na kilalanin sila bilang lehitimong katuwang sa pagpapaunlad ng komunidad at hindi bilang mistulang binipisyari lamang sila.
sinasabi ng iba na ang transformative structures and processes ay ang political capital o pang-anim na livelihood asset ng komunidad. Alalahanin din na ang political will ay nakasalalay sa isang mabait na leader at maaaring hindi ito ang kailangan para maging transformative ang mga ito. Makakatulong ang political will para may mga opisyales na taga-suporta at taga-sulong sa loob ng pamahalaan na ganap na partisipasyon ng komunidad ay mangyari. Kapag pinalalim natin ang pag-analisa, nakikita natin ang ugnayan ng iba't ibang kakayahan at vulnerabilidad ng komunidad, ang iba't ibang relasyon na nagpapalakas o nagpapahina sa kapangyarihan ng mga karaniwang tao, ang koneksyon ng mga karanasan sa nakaraan sa mga risko at oportunidad ng kinabukasan. Magsisimula tayo sa kalakasan ng komunidad, imbis sa mga isyu. Totoo na mas madaling magmobilisa gamit ang mga isyong nadarama. Ngunit para sa mga malalim na isyu at makabuluhang kapakanan ng komunidad, kailangan humugot sila sa kanilang mga angking kalakasan dahil inaasahang pangmatagalan ng pagkilos na haharapin. Dito magmumula ang pagbuo ng mga makabuluhan na mga adhikain ng pagbabago. Hindi natin simpleng tinatanong kung ano ang kailangan ninyo. Madaling mamudmod ng pera at mga livelihood project ang mga mayayamang politiko. Kundi, maaari na tayo magtanong ng mga mas malalim na tanong. Anong kakayahan ninyo ang kailangan palakasin para mabigyan ninyo ng solusyon ang inyong mga issue? Anong kailangan ninyo para mapaunlad ang samahan sa komunidad? Anong sama-samang pagkilos ang kailangan ninyo gawin para maging sustainable ang inyong kabuhayan? Anong karapatan ang kailangan ninyong maipaglaban para mabuhay ng marangal at matiwasay? Sa paggamit ng Sustainable Livelihoods Approach, ang pagtingin ay nakatutok na sa komunidad at hindi sa mga sektor. Nakikita ang kalagayan ng komunidad sa lugar, hindi ang mga partikular na supply at demand ng sektor. Kung pagninilayan ng husto, malaki ang implikasyon nito sa ating nakagawi ang pag-iisip sa pag-oorganisa. Ngunit mahalagang unawain ang pagpalit ng pananaw dahil ang mga tao ay nabubuhay di lang bilang bahagi ng isang sektor, kundi sa sama-samang karanasan at adhikain ng kanilang komunidad. Dahil sa Sustainable Livelihoods Approach, kinikilala natin na magkakaiba ang bawat komunidad. Maaaring pare-pareho ang mga komunidad na mga magsasaka, pareho ang issue sa lupain, ngunit bawat komunidad ay may iba't ibang livelihood assets, iba't ibang risko na hinaharap, iba't ibang struktura at proseso ng pamamahala at pangangasiwa ng likasyaman. Ang matagumpay na strategiya sa isang komunidad ay maaaring hindi maging angkop para sa ibang komunidad. Parating pala isipan sa mga project managers kung paano gagawing sustainable ang mga projects nila. Pero ang layunin ba talaga natin ay maging sustainable ang mga proyekto na ito? Paano kung pagkatapos ng isang dekada ay hindi na angkop sa kondisyon ng komunidad ang proyekto? Yun pa rin ba ang hangarin natin sa komunidad? Yun pa rin ba ang hangarin ng komunidad? Ang pag-analisa, ang hangarin at ang mga strategiya ay angkop sa panahon kung kailan ito nilikha. Kung dapat magkakaiba ang strategiya natin sa iba't ibang lugar, mas lalo na magiging magkakaiba ang mga ito sa magkakaibang panahon. Pag-isipan, sa bawat magkakaibang konteksto, may magkakaibang strategiya, diversity. Natatangi ang bawat komunidad, one size does not fit all. Magkakaibang konteksto, magkakapareho ang strategiya. Halawi ng mga esensyal na natututunan sa bawat komunidad. Tignan ang mga relasyon, ang mga motibasyon, ang mga dahilan sa bawat pagkakamali at tagumpay. Ito ang pinapasa natin sa iba't ibang komunidad at hindi ang mga aktibidades. Magkakaparehong konteksto pero magkakaiba ang mga solusyon. Reinventing the wheel. Pag-isipan natin ang adaptability. Kilalanin na sa bawat sitwasyon ay maraming kawalan ng katiyakan o uncertainty. Maghanda ng plan A, plan B, plan C. Katulad ng ginagawa ng mga organisador sa mga tactic session.
scenario building. Ito ang susi para sa resilience. Pero bago tayo pumunta sa susunod na video sa resilience, meron po bang katanungan?